ay hindi pa nagpapakita ang residenteng pawikan ng Napantaw Reef. Huli kaming sumisid. Maya-maya pa. Di namangha na kami sa mga isda, ano? As we were ending our dive. Mula sa ilalim, naaninag namin ang anino ng isang pamilyar na lamang dagat. Isang pawikan ang dahang-dahang lumalangoy papunta sa mga bahura. Habang naghahanap na makakain, umarap sa kamera ang pawikan at unti-unting ibinuka ang kanyang bibig na parabang naghikab. Isa raw sa mga pinoprotekta ang residente ng Napantaw Reef ang Hawksbill Sea Turtle na ito. Nadokumentuhan namin siya ng sobrang lapit. Nasukatan ko pa siya, no? Apat na dangkal ang haba niya at tatlo't kalahati yung lapad niya. Nung lumangoy siya, nakita namin, umakit siya at huminga, tapos bumalik na naman siya sa lugar ng mga corals at nanginain pa doon. Pero habang malapitan kong minamasdan, may napansin ako sa mata ng pawikan. Napansin ko na medyo cloudy na yung right eye niya. And yung left eye niya, pagtingin ko, okay naman. So, maaring partially blind itong pawikan na ito. Pero, in spite of that, kaya niyang mabuhay dun sa nursery na yun. Para sa mga laman dagat na may problema sa katawan tulad ng pawikan, mahalaga raw ang papel na ginagampanan ng mga marine protected area. For marine organisms na disabled or medyo nahihirapan, sanctuaries can provide parang shelter, no? Na hindi sila ma-disturb. Kasi most likely, yung chances na survival is very low na rin, no? Kasi nahihirapan na rin siyang lumangoy. So kung meron mga marine protected areas at dumami ang marine protected areas, yung mga organisms na to will have higher chances of survival kasi hindi sila mahirapan maghanap ng pagkain. Alright! Nakakita kami ng something special! Ang bait ng pawikan. Hindi takot sa tao. Lahat ng klase ng sea turtle sa buong mundo ay endangered o nanganib ng maubos ang bilang. Napaka-importante ang pagprotekta dito sa Napantaw Reef dahil dito na nagaling mga pagkain ng mga mas malalaking isda. Ay napaka-importante na protektahan ito dahil pag sira yung mga taguan at yung mga nursery ng mga isda, apektado din yung mga malalaking isda. Panghitik sa daming lamang dagat ng Napantaw Reef, kasama na ang pating at pawikan na naengkwentro ko sa aking pagsisid ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang parte ng dagat ay kaya muling makabawi kung tao rin mismo ang magbabantay at magpuprotekta nito.